Okay, let's do this. Ayan, good morning sa inyo lahat and happy Wednesday and hope you're all doing well. At ayan, welcome back to my channel. By the way, I'm Lucas Titus Arellano. Pangalan ng mga anak ko yan. And my real name is Rod Stephen. Ayan talagang pangalan ko. So, ayan, itong video na to, i-share ko lang sa inyo yung pag-unbox ko ng Rovan LT na gas-powered that I bought yesterday from Remo Hobby PH. Sa may camera? Ito. So, dito ko nakatingin. Ayan. So, yun, Remo Hobby PH, thank you so much. Shoutout sa iyo dyan, Mr. Gabby Cosme at saka sa iyong dad na si Sir Mark Cosme na napakabait. And then, syempre kilala ko na yung family nila dahil it's been a year when I've started to collect some of those, their products, yung RC nila. Nag-start ako yung M-Max na full upgraded na rin. And then yung S-Max, and then yung VRX, and then ito yung Ford RC. Though I have other brand na nabili ko sa other store, hindi ko na siya i-share dito kasi hindi naman yun ang talagang pakay ko. Walang iba, ito lang, Rovan LT lang. So yun, another thing na para mapaiksi ko tong video na to, I will not go into details because alam niyo naman mahaba yung video natin. Gusto ko lang yung precise and direct to the point para at least kung ano lang talaga muna yung gusto nyong malaman about this Rovan LT na gas power. So, number one, syempre, susukatin natin kung gano'ng kahaba yung dimension niya, yung length and width. And then, meron ako dyan weighing scale, ano, yung portable weighing na pang luggage na ang kaya niyang i-weigh is 50 kilograms. So, I hope and I believe that hindi naman siguro nasa 50 kilograms ito. At sana hindi masira dahil mabigat. And then, ano pa ba? Syempre, the third is... we'll do some test run later on. Okay, so let's start. Ito, iusog ko lang muna yung camera para makita nyo mabuti. So, ito yung box. As you can see, napakalapad niya. Okay, I have this tape measuring here para makita nyo yung haba ng box. So, syempre, kung mahaba yung box, mahaba din yung malaki yung box, malaki din yung laman. Ganun lang yon. Ang haba niya is like 3 feet, almost 3 feet and a half ang length ng box. And then the width is like sabihin natin 2 feet, no? Close to 2 feet na yung width. So let's open this box. So unboxing the box and then another box inside. Parang ganun lang yun. So yan, may cover siyang puti. Ito yung pinaka main cover ng box niya sa loob. Ayan. Napakalaki. Massive. Kumbaga, yung karton niya, no? And then, what do we have here? Of course, hindi mawawalang manual. Okay. May manual tayo. Ayan. And then, meron tayong tools. Wrench. And then, ayan. Other tools na pwede mong gamitin para dito sa RC na to. And then, ano pa ba? Ayan. Charger ng nickel metal battery niya. O yung NIM battery. Ano pa ba? And then some extra screws. Yan. Tsaka hindi ko alam kung para saan to eh. Anyway, I'll figure it out later. So let's push. Yan yung manual. Okay. And then let's remove the plastic. Of course, ayaw natin yung plastic. Tapo natin to. Pwede natin gamitin sa ibang bagay yan. Ito na! Guys! Ito na. Oops. Okay. Ilalagay natin siya dito sa taas.
Ayan, iusok ko lang ng konti tong camera natin. So ayan, ilipat ko ang camera. Another one, inside the box is yung decals, stickers. So mamaya, bahala na kung saan natin ididikit to. Okay? Pause ulit. Ayan. Minupulit yung camera. Siyempre guys, para mas maganda, mas malinaw. So, susukatin natin ulit siya out of the box, yung haba. Okay. So, eksakto nasa 3 feet. 3 feet lagpas ng konti. Ayan. Ayan. Nakita niyo ba, guys? 3 feet. Ayan. Nakita niyo ba? Ayan, ayan. 3 feet. Sana malinaw. Okay. And then yung width ay konting-konti, mga siguro kalahati, kalahating dangkal, magto 2 feet na yung width niya. So, 1 feet, mahigit ang lapad. Okay? The gulong, syempre, ay siguro meters or inches. Nasa 7 inches ang diameter ng gulong. No. Yung laki niya. Imagine mo 'yan, no. Para kang humawak ng malaking sopaw. Tapos, so pag-remove pala nito, meron siyang pins sa ilalim, okay? And then meron siyang pins ulit dito. Ayan. And then, meron siyang screw sa ilalim, pero hindi na namin kinabit para mas madali siyang tanggalin. Okay? So, open natin. Let's remove the pins. Oops, mga batteries. Okay. Removing the second pin. Removing the third and fourth pin. Okay. Success! Tanggal natin. So imagine nyo guys, ang laki ng kahang ito. So kung ito ulo ko, ayan, halos lagpas na, halos kalahati ng legs. Hanggang dito sa kalahati ng legs ko ang haba nitong case niya. Okay, tagunan na natin si case. And then, ayan. So, ito ang loob ng Rovan LT. No? As I mentioned kanina, I will not go into details yet kasi nga, syempre, gagamayin muna natin ito. Cool lang kayo dyan. Ayan. So, ayan, meron na metal links, front metal links. Okay, shock tower niya, metal. Shock niya, laki, taba. Okay. Yung gas tank ay 800 ml. Tapos andito yung electronics niya like the digital servo, receiver, yan, tapos the pipe, of course, the motor which is a 32cc and then air filter. Yan. Ano pa ba? Okay, rear ano niya, links, suspension arm sa baba, medyo matibay-tibay naman yung suspension arm niya at mukhang hindi siya basta-basta bibigay, no? Basta wag lang laspagin sa paglalaro. And then rear bumper, front bumper, matibay, makunat, at meron siyang naka-provision para sa mga lamps, headlamps. Just in case gusto nyong maglagay later on. Yan. So far, ayan. Last but not the least, yung weight pala niya. So, titimbangin na natin. I have the
weighing scale here. Yung portable na ginagamit ko pag usually pag nagta-travel ako, tinitimbang ko ang aking maleta para hindi ako mag-excess baggage. Yeah. So naka-reset na siya. Zero. Paano ba natin ito susukatin ngayon? Wait lang guys, ha? Medyo maselan. Ito. Okay, so ibababa ko muna. Okay. Bago kukiya nga. So ang pagbuhat daw niyan, kailangan tumutong pa sa upuan para mayangat yung RC. Okay, sa naman wag ako mahulog, di ba? Yan. Konting support. Yeah. Okay. Kilograms. Okay, pumaparo siya ng 6. Okay. 6 kilos. Up. More than that, yata, I think. Ayan. No. Not 6 kilos. Okay. Nakita nyo ba, guys? It's 13. No? 13.8 kilograms. Ang weight itong Rovan. Ayan. Para alam nyo lang. So parang kasing bigat na siya ng bunso kong anak. Okay? So, ayun lang. Guys. So later on, ipopost ko yung video pang test drive. No? Hindi ko napahabain yung video kasi masyadong mahaba na. So again, thank you so much for watching. Have a good one.